What's up guys? Isang napakagandang araw po sa inyong lahat ngayon. Ngayong araw, mag-unbox tayo at magre-review tayo ng Weapon Hammer Rim. So, huwag na natin patagalin pa. Buksan na natin nang malaman natin kung gano'n ito paganda. Guys, dumating na nga itong ating parcel, si Weapon Hammer Rim 29 Air TR9, tubeless ready na po ito. Okay, buksan na natin. Si Weapon Hammer Rim 29 Air. Kulay nito guys, ang order ko is black and red. So ayun nga guys, grabe, swabe yung itsura niya. Yung combination ng kulay na black and red, still type ng angas. Tsaka ang kagandahan sa kanya is hindi siya basta lang na bekas. Guys, hindi heat transfer na bekas ang ginamit, kaya napakaswabe ng itsura ng rim weapon. Hindi talaga siya katulad ng ibang rim guys, na yung mga bekas na is sticker. Tapos yung combination ng kulay medyo tigat masyado. Ito sakto lang yung design niya, yung black and red, hindi ganun ka takaw sa o kasakit sa mata. Sakto na kasimple lang pero sobrang angas, minimalist lang yung design niya. So guys, hindi naman siya nagdikit oh, kasi maganda naman yung pagka ano niya, naka may siwang, hindi siya nagdikit. Kita sa likod. Diba? Ganda ha. Kasi pagkabalot, nakala ko pinagsama lang. Kahiwalay pala. Kita yung kag edge space. Hindi sila nagkontak at bigayin. Hindi sila nagkukontak. Ayos yung pagkabalot. Galing. Hammer TR Weapon tubeless ready, lightweight, 6061T6 aluminum alloy, sleeve joint technology. Ito yung specs nyo guys, at sobrang gaan nya, talagang lightweight talaga sya. Angas ng design, tapos yung black is matte, gaspang. Maganda yung pagkagaspang niya. Hammer TR9. Okay guys, proceeding tayo sa specs niya. Yung specs niya about sa paint niya is hindi siya basta-basta sticker, kundi transfer heat siya ng decals tulad na sinabi ko. Double wall na rin siya guys, kaya talagang matibay siya. Hindi siya tulad ng mga ibang rim na single wall lang. At saka tubeless ready na rin siya guys, kaya hindi na siya basta-basta mapapuncture, it was butas na. And then sleeve joints na rin siya, hindi siya basta-basta pinagdugtog lang o minaligig diretso. Meron siyang ano guys, meron siyang nakakalang sa ilalim para mas matibay yung pagka-welding niya. Hindi siya basta dugtog lang. At saka ang kagandahan nito guys ay hindi lang weapon ang gumawa nito, kundi ang kilalang brand ng gumagawa na noon pa. Ito yung Win One guys.
ito yung pinakasikat na kukilalang brand na o subok na si Wigman. Nakipag-collab siya sa Webon, kaya talagang mag-iba siya guys. Magandang quality niya guys. So guys, ganito nga palang itsura nung sleeve joints. Meron siya pinaka-pundasyon sa ilalim or nakakalang bago siya i-welding para mas matibay yung pagkakapit niya. Hindi siya basta-basta mapuputol or maghiwalay. Hindi katulad ng iba na meron siyang siwang guys. Kumbaga hindi ka pa solid yung pagka-welding niya. Kumbaga nakatikit lang siya sa mismo pinakatuloy lang bawat isa sa kanina. So, ayun lang po guys. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan niyo po itong video na to at meron po nang gagawin kung paano. At saka, sulit din ang budget na dito. Bali, ang presyo ng devices. Nabili ko lang siya ng 1.3 sa Lazada pa rin kung saan ko binili yung frame ko. Ayun lang po guys. Salamat na marami.